Siya po yung sa taga-kabilang station. Ah, siya yun? Yes, idol. Akala ko si Tekla, ano, gay. Apo. On screen po, gay siya. Meron silang program doon. Nag-gay talaga siya, opo. Okay, okay. Pero meron siyang live-in partner. Yes, apo. Ulitin ko po, ano? Ako po ay pro-LGBT. Okay? Pag nabanggit ko na gay siya, walang masama doon. Kasi pagkakakala ko, dahil sa kanyang papel, gay siya. Eh, pwede naman mga gay na may asawa. Maraming ko alam. Si O.G. Diaz, manager ko, meron siya mga anak. So, walang masama. Walang masama maging gay, basta't ilagay lang sa lugar. Huwag lang kayong mag-syota, makipagrelasyon sa minor de edad. Tulad naman ni reklamo rito. Madam Michelle, magandang hapon. Hello po, magandang hapon. Ma'am, pinadala niyo kami ng video at kitang-kita naman talaga doon na nag-aaway kayo ni Tekla. Karamihan doon sa mga nasabi sa video, may kinalaman doon sa pamimilit niya makipag-sabay niyo kahit ayaw niya. Bakit to kayo, kumbaga, nag-aaway? Di ba dapat kung mag-asawa na kayo, live-in partner in this case, ba't nila kayo magbigayan? But ma'am, sorry ha, hindi sa kinakampiyan ko siya. Ba't di mo lang kasi siya pagbigyan? Kung halimbawa gusto niyang total, magkasintahan naman kayo. Sumakuin pa kiramdam ko. Halos kada hapon po nilalagnat po ako, sumasama po yung pakiramdam ko, ang bigat po ng ulo ko. Hindi niya po maintindihan, hindi niya po marespeto yung ganung ano ko po. Kasi pina-injection na niyo po ako ng family planning kasi hindi po niya mapigilan yung sarili niya. Gusto niya po akong galawin para po daw yung safety. Ito niya, pina-injection na niya po ako. Pag ayaw niyo po ma'am, pag tumatanggi kayo doon sa kagustuhan niya makipags tayo agad-agad, ano pong nangyayari? Ano pong ginagawa niya? Ano po, mumurahin niya po ako tapos ano, hindi na po siya kikibo, hindi po siya bibili ng pagkain kahit po nagugutom na yung mga pamangkin ko na nandito. Nag-iiyakan po yung mga bata, nagugutom na, ganito pa niyan. Magmamakawa po sa kanya, bumili na siya ng pagkain. Ah ba, sasabihin po niya sa akin, na bakit? Ganito ganyan, di ba ayaw? Oo, ganito ganyan. Ganun po yung ginagawa niya. Aalis po siya, pupunta po siya ngayon rito na magbablog po sila. O kaya magla-live lang kita ko kung ganun sabay. Nipiso po lang po kami pagkain dito. So kung ayaw niyo po makipags sa kanya, ginugutom niya po kayo pati yung mga bata po nadadamay. May pamangkin po akong tatlo na iwan sa Tunggalo. Siya din po nagpapadala. Tapos kapag hindi din po akong kumain, pati po yung tatlong bata doon, hindi din po niya pinapadalaan. Pati mga anak niyo po. Ilan po anak niyo, ma'am? Yung anak po niya, isa lang po yung anak niya sa akin. Tapos may isa po siyang anak. Okay, so, kaya yung anak po niya, sustain po niya. Kaya nga po, so anak nyo sa kanya, tapos anak niya sa previous relationship, plus tatlong pamangkin, lima. So, lahat po yung nasa poder ninyo. Yung tatlong bata po nasa Dungalo po, nasa poder po niya yung kapatid ko po ngayon, asawa po niya, at saka yung dalawa ko pong pamangkin. Hindi naman po dapat sila mapupunta dito. Si Tekla po mismo nagsabi na pumunta po yung kapatid ko dito para po matulungan ako mag-alaga. Kasi po hindi po siya nag-alaga ng anak namin. Simula po pagising nila, tubag na lang po pag-vlog. Madalas niya po bang gawin to na kapag ayaw niyo makipags sa kanya, ginugutom niya po kayo, pati mga bata? Opo. Kahit po sa harapan ng mga pamangkin ko na kapatid ko, naririnig po nila pag humingi po ako ng pambili pagkain, sasabihin niya po sa akin, oh, gusto mo pambili pagkain, no, sige, tara muna. Ganun po ginagawa niya. O kaya po pag nasa kwarto po kami, sasabihin niya sa mga pamangkin ko, labas muna kayo doon, saglit lang. Pinapalis yung mga bata para mag kayo. Opo, minsan po, isang beses po, last week lang, katabi ko po yung pamangkin ko, nanonood po sa cellphone, nakawa po. Like,
Atek lang, mamaya subukan natin siya kontakin. May bisyo ba ito? Wala po, wala na po. Wala siyang bisyo, okay, good. Trip wala lang niya po. Talaga. Uminto po siya last year. Last year pa siya uminto? Opo, last year po. Okay, mabuti naman. Now, paano ma'am kapag halimbawa, hindi ka nagpag-s**t at hindi kanya binibigyan ng pagkain, so paano kayo nakakain ng anak niyo at mga pamangkin niyo? Hintayin po na ano, na bumalik po siya, tapos ang gagawin po niya, ako po yung anak ko, natulog po sa dibdib ko, kukunin po niya, magmamaster na lang po siya. Okay. Oh man, I don't believe I'm hearing this. Tapos medoy po na ako yung anak ko, nakaganyan. Inapagay ko po yung anak ko. Dumikit po siya sa akin. Tapos, inakakanya po yung masalang parte ng atapang ko, tinatabi ko po siya. Ang sabi po niya, bakit makubos pa yan? Tapos inayahan ko na lang po siya. Hanggang sa nagmaster na lang po siya. Pati ko yung mukha ko sa akin, mukha lang manak namin ang 4 months, no, dinalisikan. Tapos tapawa lang po siya, nakala mo din mo, no, sabi niya, sorry anak. Sabi ko naman, walang niya, pati anak ko, dinalisikan. Sigurado kayo tumigil na po siya sa kanyang dating masamang bisyo? Kasi yung mga gawain gano'n na magsasarili siya and then tapos papatalsikin niya doon sa bata at sa inyo, eh parang gawain niya ng mga taong wala sa tamang pag-iisip. Opo, pag nakakupo yung mga pamangkin ko, sisilipin niya po yung basay ng pati ng katawan, kala niya po biro. Ang sabihin niya, ay ito, bebe, puruting ko yan eh. Tapos kung paano niya po muramurahin yung mga pamangkin ko, sasabihin niya po na lumayas ka dito, lumayas ka dito. Kasi po nagsiselo siya kasi malapit po sa akin ng mga pamangkin ko. Tapos pag hindi po manis yung mga bata sa tabi ko, isusubsob niya po sa akin yung pamangkin ko. Kaya di kayo magsama, kayo mag-divin, ganito ganyan. Tawagan niyo nga si Tekla, ano, Odette. Kanina